Ulitin po natin ha, hindi po ito vaccine pa. Doon, naganda na tayo ng 200 million. Ito po, binili natin, humigit kumulang 13 million lang. Pero yung probability na lalong makarecover yung ating pasyente ay gaganda. Hindi garantiya, pero gaganda. Pero Vice Mayor, ayan, siya po doktora, siya po katulong ko na namamahala, pangalagaan ang kalusugan ng ating mga kawayan patungkol sa COVID-19. Ano ang epekto nito, ate? Dati po, yung remdesivir po ay ginagamit sa Ebola virus. Ngayon, early this year po, napag-aralan po ng gumawa nitong gamot na ito na baka po pwede rin po siya sa coronavirus. So, marami pong study ang ginawa at sinimulan na po siya sa ibang bansa at dito naman po sa Pilipinas, ang iba pong mga ospital ay ginagamit na rin po ito. Ito po ay nasa vial form, hinahaluan po yan. Sa ospital lang po ito ginagamit, hindi po ito sa bahay ginagamit para po sa atin pong mga pasyente na merong mild, moderate, or severe na mga simptomas. Ang sabi po nila ay napapaiksi po nito yung panahon ng pagkakaroon ng sakit. Napapaiksi po niya. At nababawasan po yung mga simptomas. Kaya nga po, dahil po sa mga ganito nagagawa ng remdesivir, ay minabuti po ng atin pong mayor na lahat po ng anim na ospital natin ay magkaroon na po tayo ng remdesivir. Na sa gayon po, maagapan naman po natin yung atin pong mga pasyente na medyo very risky po yung kanilang sitwasyon. Mm-hmm. At para po sa kaalaman ninyo, ang remdesivir po ay naka, hindi po ako nagkakamali, and correct me if I'm wrong, naka-embargo po sa Estados Unidos. Po yung original. Ibig sabihin, napakahirap pong bumili nito. Dahil minabuti ng Estados Unidos na gamitin muna nila sa kanila, ngunit sa kabutihang palad, yung mismong nag-discover ng remdesivir before na siya nagpo-provide ng remdesivir sa Estados Unidos, no, ay pumayag na mag-reproduce ng iba't ibang magbigay ng otoridad sa iba't ibang kumpanya sa Estados Unidos to reproduce remdesivir. No? Kaya po mapalad po tayo ang ating lungsod ng Maynila immediately nung dumating po ito the other day. Opo. Sa Pilipinas. Sa ating bansa. Mm-hmm. No? Immediately nag-acquire tayo at ipinagpapasalamat ko, no? Gusto ko lang banggitin kay Secretary Duque through Philippine FDA. No? Dahil napayagan po tayo ang ating mga ospital. Tama po yung sinabi ni Vice Mayor, no? Hindi nyo po ito magagamit sa bahay. Bawal din po itong gamitin ng doktor kung wala po itong pagpayag ng FDA. Yun po, maliwanag po, no? Kaya po, kahit na mahirap yung proseso, ay bagay na aking pinagpapasalamat kay Secretary Duque at sa FDA. Ano? Maraming salamat sa inyo sa FDA sapagkat nung kami sumulat na mabigyan tayo ng what we call compassionate special permit na ating hiningi. CSP. No? Compassionate special permit. Kaya maraming salamat po sa mga taga FDA at DOH kay Secretary Duque. Ngayon po, at least medyo papanatagal loob ko na hopefully, mas marami pang mag-survive sa COVID-19 kapag sila ay meron na at lalo pa pag ang sitwasyon nila ay mild, moderate, to severe. Mild, severe. At severe. Oh, lalo na po yung severe. Okay. No? So, yan po. Para naman magkaroon din ng kumpiyansa, dagdag kumpiyansa sa ating mga doktor at medical health workers na hindi lang tayo bumibili ng makina, hindi lang tayo nagtatayo ng facility, hindi lang tayo nagtetest, hindi lang tayo nagko-quarantine,
hindi lang tayo nagte-trace, hindi lang tayo nagsa-surveillance, kundi yung mga posibleng gamot na makatutulong para sa past recovery. Ulitin natin ha. Para iba pa ho itong plano natin doon sa future, immediate future natin na bumili ng gamot. Ipinagpapasalamat ko kay Vice Mayor sapagkat noong nakaraang araw na aprobahan na sa Konseho ng Maynila yung 200 million na inappropriate natin para pambili ng vaccine para sa lahat ng taga Maynila pag dumating na po yung approved vaccine. Ulitin ko naman, yung approved vaccine may timeline and hopefully may awa ang Diyos, gabayan sana mga scientifico, no? By December sana lumabas, kundi man by March. But between today and December or between today and March, ano ang dapat nating gawin bilang pamahalaan? Kaya po malugod naming ipinaalam sa inyo, ngayon na sa totoo lang ho, marami na pong ilan na nakatik ng remdesivir. Nakagamit. At maganda po ang naging resulta sa kanila. Tama ba, ate? Tama po. Actually po, ang remdesivir po, ang minimum na ginagamit sa kanya sa 5 araw po, 7 vials ang isang pasyente. Kapag tinapos po natin yung course ng mga 10 days mo, 11 vials po ang ginagamit per patient. Isang pasyente po, 7 hanggang 11 vials po ang ginagamit natin. At sa Estados Unidos, magkano isa ito? $400 po, pag $400. Hindi ako nakakamali. $400. Ganyan po kamahal. Pero po, mapalad tayo, o tayo po, nakuha lang natin. Ano? 6,500. Gumastos lang po ang pamahalang lungsod ng Maynila ng 13 million. Pera nyo po yun. 13 million na maaaring makapagligtas. Ako po ha, sa akin baliwala ang 13 million kung ang isang mahirap, middle class, o mayaman, o anuman ang katayuan sa buhay, kapag siya ay na-survive natin, o na-recover natin. Kasi bawat buhay, buhay ng mahirap, buhay ng middle class, buhay ng mayaman, pare-pareho lang ang value niyan. Kaya minabuti natin na magtabi. Ayan, kaya meron po tayo. At kung sakasakali, this is 2,000, no? 2,000 pieces. Kung sakasakali, kakailanganin pa, bibili pa po tayo. Mapangalagaan lang namin kayo. Mapataas lang namin ang probabilidad na kapag kayo ay na-infect ng COVID-19, na kayo ay mag-recover. So, yun, tama ba, ate? Yes po. Dito po sa nabili po natin, ang mabibigyan po natin pasyente nito is around 185 na pasyente. Kung tutuloy-tuloy yung... Kung tuloy-tuloy po yung 11 na vials na magagamit po sa kanila. At ang nasa pasilidad natin sa 6 na ospital, no? Marami tayo na sa quarantine facility o kasi sila po yung mga asymptomatic. Hindi naman po nangangailangan. Hindi nangangailangan ito. Sa ospital natin, may humigit kumulang tayong 200 mahigit na pasyente na baka lumala ang sitwasyon, kailangan po. At least meron tayong mabubunot. Tama po. Magagamit, mapangalagaan ang isang batang Maynila. So, yun po. Mga, meron ko pa bang idadagdag, ate? Wala na po. Sana po, sa totoo lang, sana wag natin magamit. Sana. Okay. Pero, kung sakali man, at least ang inyong pamahalang lungsod at ang ating 6 na ospital ay meron tayong... Napahanda po. Napakalaga po kasi nung inaral po namin ito at base na rin sa rekomendasyon ng mga direktor at mga ginagamit na sa Estados Unidos, gumaganda po ang probabilidad na makarecover yung taong nalagay sa bingit ng alanganin ng kanyang buhay. So, yan po ang maikli naming address, information. I hope you can share this kasi importante nyo pong i-share. Ito po ha, para po baka sakali lang, may mga ilangan. Hindi namin ipagdadamot. Baka lang, kasi katulad ng PGH, kami may utang sa kanilang 7 vials. Uh-huh.
Ibig sabihin, may nangailangan sa Maynila, ang ginawa ng PGH, pinautang kami. Opo. So, anong ibig sabihin, mga kababayan? Ang mahalaga yung buhay na pwede nating masave. Tama po. So, tulungan pagkakaisa. So, ishare nyo, baka may nanganganib, naalanganin, pwede naman ding isoli rin sa amin, katulad ng gagawin natin sa ibang institusyon na magsosolihan. Kasi ang importante, tangan-tangan natin, hawak-hawak natin, yung nakatutulong sa pasyente. So, maganda siya sa latalain, maganda siya sa mga kwento, pero kung wala naman, kwentong barbero yun. Hindi yung maganda yun sa isang pasyente. Kaya minabuti natin na meron. At, ginagarantihan ko sa inyo, mga kababayan kong tagalungsod, kung kinakailangan bumili pa tayo, bibili pa tayo. Pero ulitin ko, hindi pa ito yung gamot, hindi pa ito yung vaccine, iba ho yung vaccine. Ito yung gamot, tunay na gamot na makatutulong para mapataas ang probabilidad na maligtas ang bawat batang Maynila. So yun po, napanood po natin 2,000 remdesivir para po sa mga mamamayan ng Maynila na nagkaroon po ng coronavirus. Hindi po tumitigil sila Yormisco para hanapan po ng solusyon at makaligtas po ng buhay. Yan po ang pinaka-importanteng aspeto po ng ginagawa po natin dito. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin, Pilipinas. God first. Bye-bye guys.